as a death wish. So habang ako nga ay nag-i-scroll sa inyong mga comments, ay may nakita nga akong isang comment na naging interesado ako. At ang comment nga na ito ay comment ni Patrick Barte. Idol, request video. Sino ang mas malakas? Darwi Black Lightning o Kakashi Purple Lightning? Yan nga yung tanong na sasagutin natin sa videong ito. Ano nga ba ang mas malakas? Black Lightning o Purple Lightning? Well, sa video ngang ito guys ay hindi lang dalawang klase ng lightning color ang ating pag-uusapan. Isasali din natin dito ang yellow at blue lightning. Para lahat nga nating malaman kung ano-ano nga ba ang iba't ibang klase ng color ng lightning sa mundo ng Naruto at Boruto. Pero bago nga natin talakayin at sagutin ng mga katanungan na iyan, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang Go Stars. Ang Go Stars ay points na maaari mong gamitin para makapag-redeem ng free load, Sodexo Pass, smartphones at real gifts tulad ng home appliances like mini refrigerator at electric fan na saktong-sakto sa mainit na panahon sa ating bansa. So maaari ka lamang magkaroon ng Go Stars kapag ikaw ay naglalaro ng Tong It's Go, isang laro na maaari mong i-download sa App Store o Google Play Store. Sa larong ito nga ay maaari kang maglaro ng Tongits, Pusoy Slots at mga exciting minigames tulad ng Pusoy Dos, Poor, Color Game, Sabong at marami pang iba nang libre at walang ginagastos na totoong pera. Dito nga sa larong ito ay pwede kang makaipon ng Go Stars na maaari mong magamit para makapag-redeem ng mga papremyo na sinabi ko nga kanina. So kung ikaw nga ay excited na maglaro ng mga exciting games tulad na nga lang ng Color Game at Sabong dito sa Tongits Go, at kung excited ka rin na manalo ng iba't ibang mga prizes tulad ng phones, electric fan at mini refrigerator, eh ano pang inihintay mo? I-download mo na ang Tongits Go sa App Store o Google Play Store at maaari mo din gamitin yung ating link na makikita sa description at pinned comments ng videong ito. So pag-uusapan nga natin mamaya pagtapos ng ating content kung paano nga ba mag-redeem ng load, smartphones, electric fans, mini refrigerators at iba pa. Kaya naman siguraduhin mong tatapusin mo itong video na ito para malaman mo kung paano. So atin na nga pag-usapan kung ano nga ba talaga ang mas malakas, Kakashi Purple Lightning o Darui Black Lightning. So bago nga tayo dumating sa Purple Lightning, pag-usapan muna natin ang Lightning Hierarchy, ang pagkakasunod-sunod o ang pamunuan o ranking ng iba't ibang mga kulay ng lightning sa Naruto at Boruto. So meron nga tayong apat na nakitang uri ng lightning sa mundo ng Naruto at Boruto. Ito nga ang Blue Lightning, Black Lightning at Purple Lightning. So ang pinaka-basic na lightning color nga dito ay walang iba kundi ang Blue Lightning. Ang Blue Lightning nga ay yung lightning color na madalas nating nakikita throughout the Naruto at Naruto Shippuden series. At ito nga yung pinakaunang kulay na nakita natin sa lightning jutsus na nakita natin throughout the series. Mula sa Chidori ni Kakashi, Chidori ni Sasuke, kulay ng lightning ng 3rd Raikage, 4th Raikage at iba pang mga lightning users na mula sa Hidden Cloud at buong mundo. So basically ito nga yung pinakamadaling matutuhan na uri ng lightning sa Naruto at Boruto series. So kasunod naman ng Blue Lightning ay walang iba kundi ang Yellow Lightning. Ito nga yung uri ng lightning color na nakita lang natin sa Boruto era. Ito yung madalas na gamitin ni Mitsuki at yung madalas din gamitin itong si Sarada Uchiha kapag gumagamit sila ng mga lightning techniques. Hindi natin alam o hindi nga tayo sure kung ano yung pinagkaiba ng Yellow Lightning sa Blue Lightning. Pero sa tingin ko nga eh halos magka-same level lang naman itong Blue Lightning at Yellow Lightning dahil nakita naman natin na sa Blue Lightning eh wala namang masyadong special traits at itong Yellow Lightning eh wala din naman tayong masyadong nakitang extraordinary na pangyayari gamit ang Yellow Lightning mula dito kay Mitsuki at Sarada. So para sa akin halos parehas lang ang Blue at Yellow Lightning. So moving on, dito na nga tayo guys sa Purple Lightning at Black Lightning. Ano nga ba talaga ang mas malakas sa dalawa? So nagsagawa nga ako ng research at hinanap ko nga talaga yung kasagutan sa internet, throughout the internet, na makapagbibigay ng kasagutan at linaw sa atin sa tanong na iyan. So ayon nga sa aking research at sa mga kasagutan na ating nakalap, sinasabi nga dito na ang Black Lightning nga daw ay mas malakas kaysa sa Purple Lightning. So ginawa nga ni Kakashi itong Purple Lightning para magkaroon siya ng jutsu na pamalit sa kanyang jutsu na Lightning Cutter o Raikiri na kung saan maaari lamang niyang gamitin kapag siya ay may Sharingan. Pero ngayon nga wala na siyang Sharingan kaya nga niya inimbento ang Purple Lightning. So yung lakas nga ng Purple Lightning
ay nasa limit pa lamang ng Raikiri dati ni Kakashi. Although mas versatile o mas maraming jutsu ang pwede niyang gawin gamit ang Purple Lightning, sa ngayon nga ay wala pa ding makakapagpatunay na mas malakas ang Purple Lightning kesa sa Black Lightning. Weh kuya, noong 4th grade ninja war nga ay ginamit ni Madara ang Purple Lightning at sinasabi nga na god level ang Purple Lightning, diba? Alam kong marami sa inyo talaga ang inakala na Purple Lightning yung ginamit ni Madara during the war. Pero guys, nagkakamali kayo dyan. Ang ginamit ni Madara noong time na yan ay yung tinatawag na Sage Art, Lightning Dispatch Technique. Yan nga ay isang Yin style technique at hindi nga yan classified o maituturing na lightning style or lightning release. So not counted as Purple Lightning yan. Moving on, dito naman tayo sa Black Lightning. Ano nga ba ang makapagpapatunay na mas malakas ang Black Lightning kumpara sa Purple Lightning? Una, ang Black Lightning ay binansagan bilang the highest form o pinakamataas na uri ng lightning techniques. So tinuturing talaga ng mga tao yan bilang pinakamataas na uri ng lightning. Isa pa, ang Black Lightning ay nagmula mismo sa village o bansa na nakafocus sa may mataas na affinity pagdating sa lightning style jutsus, ang Hidden Cloud Village. Sa buong mundo, kung ang Konoha ay kinikilala sa kanilang pagiging malakas pagdating sa fire style, being the Fire Nation o Land of Fire, ang Hidden Mist naman ay kinikilala bilang pinakamalakas pagdating sa water style as the Land of Water. Iwagako rin naman kinikilala bilang pinakamalakas pagdating sa earth style. Sunagako rin naman kilala bilang pinakamalakas pagdating sa wind style. Itong Hidden Cloud Village o Land of Lightning nga ay kinikilala din bilang pinakamalakas pagdating sa lightning techniques. Kaya naman obvious nga naman na itong Black Lightning nga ang pinakamalakas dahil galing yan mismo sa nation o bansa na ang focus pagdating sa mga jutsu ay lightning style. At matagal nilang dinevelop yung kanilang lightning techniques, kaya naman maaasahan natin na sila talaga yung pinakamalakas pagdating dito. Bukod nga dyan, mas mahaba ang panahon na ginugol ng 3rd Raikage para palakasin ang Black Lightning. Habang itong Purple Lightning ay halos 15 years pa lang na dinedevelop nitong si Kakashi mula sa war hanggang sa kasalukuyan ng Boruto. Nakita din natin noong laban ni Sasuke at Naruto sa Valley of the End na ang black color ay nag-i-indicate o nagbibigay kahulugan na ito nga ang pinakamalakas na uri ng lightning, dahil noong gumawa nga ng Chidori si Sasuke gamit ang chakra ni Hagoromo at Curse Mark, naging kulay black nga yung kulay ng lightning imbis na blue. So maybe ibig sabihin talaga nito na black is the strongest form of lightning. Nakita din natin ito na ginamit noon ni Kakashi matapos siyang bigyan ng six parts chakra nitong si Obito, at nagawa nga niya na maglabas nga din ng black lightning na kanyang tinawag nga na Kamui Lightning Cutter. So basically ang ibig sabihin nito ay black lightning nga ang pinaka-concentrated na form ng lightning sa Naruto at Boruto. At ito nga ang pinakamalakas, at mas malakas pa nga ito kaysa sa Purple Lightning sa kasalukuyan. Pero yan nga ay hindi pa natin sure dahil kaunti pa nga lang yung ating nalalaman tungkol sa Purple Lightning at potential nito. At maaari pa ngang patunayan sa atin ng mga Purple Lightning users tulad ni Boruto at Mitsuki na may ilalakas pa ang Purple Lightning throughout the future of the series. So pag-usapan nga natin yung ating sponsor, ang Tongits Go. So kung marami ka nangang Go Stars at gusto mo nang makakuha o gusto mo nang mag-redeem ng mga gifts tulad ng load, smartphones, home appliances, tulad ng refrigerator, electric fan at iba pa, paano nga ba ang gagawin? Madali lang. Pwede mong pindutin yung plus icon sa tabi ng Go Star icon at lalabas doon yung gift icon kung saan pwede kang mag-redeem. Pero pwede mo rin gamitin yung method na kung saan pipindutin mo nga lang guys yung chat button sa ilalim na part ng screen, at dito nga makikita mo ang contact us button at pipindutin mo nga yan. Then mare-redirect ka nga dito sa chatbot na mag-accommodate sa'yo. Dito nga hanapin mo at pindutin mo ang redeem gift. Then isesend sa'yo ng bot ang mga prizes na pwede mong ma-redeem at kung ilang Go Stars ang kakailanganin para makuha ito. So kung ako sa'yo, pag-iipunan ko yung mini refrigerator at electric pan dahil kailangan na kailangan natin yan ngayon dito sa Pilipinas, dahil mainit at masarap ngang magtrabaho kapag may iniinom kang malamig at presko ang pakiramdam dahil sa electric fan. At kayang-kaya nyo nga yan guys gawin, dahil marami na ring tao ang nakapag-redeem ng kanilang mga items mula sa Tongits Go. Kung gusto nyong makita, sumali na nga kayo sa Facebook group ng Tongits Go para mas makilala nyo yung ibang mga players sa community at para matuto din kayo ng kanilang mga nalalaman at techniques para mas mabilis kayong makakuha at makaipon ng Go Stars para makapag-redeem na rin kayo ng inyong mga gusto.
gustong rewards. Nasa description at pin comments lang din guys yung link ng Facebook group ng Tong It's Go. Pwede nyo rin i-search naman sa Facebook ang katagang Tong It's Go Warriors Group. Yan nga yung group nila guys. Yun lang naman. Mag-enjoy sana kayo sa paglalaro ng Tong It's Go. At kung nag-enjoy din kayo sa ating content at sa ating buong video, please huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-comment down below. Pakilike na din yung ating video at mag-suggest pa kayo ng mga pwedeng i-content natin in the future. Yun lang naman. See you in the next video. Understand by out. Peace.